Iniimbestiga na ng NBI kung posibleng sangkot sa oil smuggling ang sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles. Sabay niya ng ikinakasangakbang para sipsipin ang mga langis na karga ng dalawang lumubog na motor tanker sa Bataan. Nakatutok si Mark Salazar. Sa recovery operation ng MT Terra Nova sa Bataan, tumutulong ang US Coast Guard dahil sa laki ng potential marine ecological damage kung hindi maaabatan ng oil spill. Nasa 1.4 million liters kasi ang industrial oil na karga ng lumubog na MT Terra Nova. Diniscuss po natin sa kanila yung current situation ng motor tanker Terra Nova, yung pong specific details po niya, like for example depth of water, ano po yung position po ng barko, ano po yung mga ginawa na po natin sa underwater operation po natin, at ano po yung mga containment measures na ginagawa din po natin sa ibabaw naman po, based po dun sa oil sheen na nakikita. Kasama ang mga Amerikano, nagsagawa kanina ang Philippine Coast Guard ng simulation kung paano nila hihigupin mula sa lumubog na MT Terra Nova ang langis para isalin sa mga plastic container na ito. Nagpapatuloy rin ang recovery operation sa MT Bradley para palutangin naman ang buong barko. Nakahanda na raw ang siphoning pipes para rito. Ang mangyayari po nito, hihigupin po ng siphoning pipes na yon yung mga sea water inside the said vessel para po siya ay mag-afloat. And then kapag afloat na po siya, saka po hihigupin naman yung 5,500 liters ng diesel oil dito po sa motor tanker Bradley. Sa tatlong barkong lumubog o sumadsad nung kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, pinakamaraming tanong dito sa MV Mirola 1. Wala itong kargang langis pero lumalabas na ilegal ang kanilang mga biyahe na ngayon lang nabisto. Bakit din daw nagtatago ang mga crew nito? The initial information po talagang yan ay tumakas po sila noong pong kasagsagan na masama yung panahon. Bakit tumakas, sir? Iyon po, sir, yung iimbestigahan ng ating joint investigation team. Pumasok na rin ang NBI sa investigasyon dahil sa anggulo ng oil smuggling. Nauna nang itinanggi ng MT Terra Nova ang alegasyon. Sinisikap naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamunuan ng MT Bradley at MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.